9 months ko nang ginagamit ang Insta360 Ace Pro sa channel at aaminin ko, isa to sa paborito kong action camera pang motovlog dahil sa kung paano na lang mag-perform ang camera pagdating sa low light. Pero mukhang kailangan ko munang iset aside to dahil nilabas na ang bagong Ace Pro 2. My God! May mas ititindi pa pala ang Ace Pro. Nakilala natin ang Insta360 dahil sa mga compact camera nila na kayang kumuha ng mga 360 degree videos. Tulad na lang nitong X4 na gamit ko na kayang maging invisible ang hawak kong selfie stick. Hence the name, Insta360. Wala po yung space. Kasi nga, dun sila nagsimula at nakilala. Pero hindi lang 360 camera in-offer ng brand. Andyan din ang Insta360 Go 3S na pinakamaliit na 4K action camera. Ang bagong gimbal na Insta360 Flow Pro AI 4K webcam tulad ng Insta360 Link 2 na pwede nyo gamitin for streaming at kung ano-ano pa. Pero dito muna tayo sa bagong Ace Pro 2. Take note, hindi po ito 360 degree camera na katulad ng X4. Ito ay ang inyong traditional action camera na gumagamit ng single lens. Pero there's more to that. Mas maliit yung box niya ngayon kumpara sa naunang Ace Pro. Our Ace Pro 2 comes with dual battery bundle. Kung gusto niya ng Ace Pro 2 na may kasama ng dalawang battery, kailangan natin mag-add ng onti para sa presyo niya. Pero hindi naman ganun kalayo sa presyo ng standard Ace Pro 2. Ito ang ating Ace Pro 2. Set aside muna natin saglit to. Extra battery. Uhuy! I think parehas to ng Ace Pro 1. Malaman natin mga. Mukhang ito ang ating mga peepers para sa warranty card. Waterproofing kung anong dapat malaman. Stickers! At kung ano-ano pa. Also, it comes with USB-C cable. Yep, tinanggal na nila yung dating USB to Type-C. Ngayon, parehas na na Type-C. Ang ating magnetic mount. Ito yung nilalagay sa ilalim eh. Yan. Actually, madali lang din tanggalin to eh. Pindutin nyo lang yung magkabilang gilid. Then okay na. Ito, bago to ah. Mic cap. Mamaya, papakita ko sa inyo para saan to. For our Ace Pro comparison, pinagtabi ko ang naunang Ace Pro at ang bagong Ace Pro. To the left side dito sa harapan, andun pa rin yung maliit na screen. Pero this time, yung dating LED indicator na kasama dito sa loob ng screen, hiniwalay nila dito sa Ace Pro 2. Nagkaroon na ng panel yung screen dito sa harapan. And kung mapapansin nyo yung lens niya, halos pares lang ng Ace Pro 1. Pero this time, removable na ang lens ng Ace Pro 2. So kung sakaling gusto nyo magpalit ng ND filters, habang nag-vlog kayo, nagmumotor kayo, natamaan ng bato, eto na ang pinakamahirap na part. I-twist ang lens pa kaliwa. Diba? Ang hirap, di ba? Easy access lang to kung sakaling gusto nyo magpalit. Balik natin. Yan, ang hirap, grabe. Also, kung mapapansin nyo dito sa maba ng lens, meron na kaumbok na screen. Yan ay dahil meron ng kasamang wind guard ang Ace Pro 2. So para dito sa latest Ace Pro, mas pinangganda ng Insta360 ang audio performance niya. Mamaya susubukan natin kung gaano ba kaganda ang audio ng bagong Ace Pro 2. Straight out of the box, waterproof ang Ace Pro 2 hanggang 39 feet na dating 33 feet lang sa Ace Pro. 196 feet naman kung gagamit kayo ng dive case. Pero dahil sa bagong wind guard na nilagay nila, kapag nabasa, posibleng maapektuhan ng onti yung sound quality o magkaroon ng noise reduction. Huwag nyo din gagamitin sa ilalim ng tubig ang Ace Pro 2 na nakasalpakto. Diyan ngayon papasok ang wind cap na kasama dun sa box. Ito. Para palitan, kailangan lag natin slide pa kanan. Ayan, mag-click naman siya. And then, sabay salpak, itong wind cap. Ayan, pwede na kayong lumublog. Pero dahil most of the time, puro motovlogging ang ginagawa ko, kailangan ko yung naka-pre-install dito sa Ace Pro 2. Balik natin yung wind guard. To the left side, halos wala na ba na bago. Dito pa rin ang ating power button. Door para sa ating SD card. No support para ma-charge natin ang camera. To the right side, mukhang may nabago dito. Yung dating in-slide na matigas, this time, mas madali na. Pitutin lang natin. Sabay slide pababa. Ganun siya dali. Dito nakalagay ang ating battery. At sa baba ay kung saan pwede natin ilagay yung magnetic mount. Meron naman pong indication kung saan dapat nakaharap yung camera. Salpak lang natin. Rock solid na to. Hindi na ganun kadali matatanggal to. Magnetic mount para magamit at makabit nyo sa selfie stick. Kung gusto nyo ilagay sa clamp ng mounting ng motor nyo o kaya sa helmet, kay bala. Mas magana din kumpara sa Ace Pro na may 179.8 grams, 177.7 grams na lang sa Ace Pro 2. Sa likod ay ang ating screen na pwede pa rin i-flip
tulad ng dati. Kung gusto nyo makita ang sarili nyo while filming, pero this time, yung dating 2.4 inch flip screen, 2.5 inch na ngayon. Well, actually, hindi ko masyadong makikita yung pagkakaiba ng dalawa dahil hindi rin naman ganong kalakihan yung binago ng screen dito sa Ace Pro 2. Hindi lang nila pinalaki ang flip screen, mas durable na din ang folding mechanism ng Ace Pro 2 at mas secure kumpara sa nauna. Ang Ace Pro 2 ay ginawa para makipagkompetensya sa DJI Action 5 Pro at GoPro Hero 13. Pero what really separates the Ace Pro 2 sa ibang mga competitors niya, eh dahil co-engineered to with Leica. Dude, ginamita nila ng Leica sa Marit Lens. Kapag nakakita ka ng ganitong logo, ibig sabihin ibang level yung camera mo. Actually, hindi na bago sa Ace Pro 2, pero this time, mas in-improve nila ang minimum focus distance para mas maganda ang kalabasan ng mga close-up vlogs mo. Ngayon, gaano kaganda ang image quality ng Ace Pro 2? Gumagamit ng 1 over 1.3 inch 8K sensor, upgraded performance, trikman ng araw, o low light, at mas malakas na ang imaging na kaya nang mag-record ng 4K 60fps na nakabukas ang Active HDR para mas magkaroon ng detalye ang mga video at 8K 30fps in normal video. Delivering 300% more pixels kumpara sa 4K. Ito din ang unang beses na gagamit ng dalawang AI chip sa isang action camera. Merong dedicated pro imaging chip para sa noise reduction at image processing at 5 nanometer AI chip na nakalagay sa naunang Ace Pro para ulit sa image processing at para mas maging battery smooth ang performance ng camera. So just imagine kung anong magagawa ng dalawang AI chip na yon sa isang camera. Mas efficient, mas kaya niyang i-handle ang mas mataas na image quality at performance upgrades na hindi hinihingal ang camera mo. Dahil din sa dual chip system at sensor ng Ace Pro 2, papasok ngayon ang dahilan kung bakit mas pipiliin ko ang camera na to kumpara sa ibang action camera ngayon. Kung paano mag-perform ang Ace Pro 2 sa low light. Kung sakali mang inabot kayo ng gabi at gusto nyong gumawa ng video, piliin lang ang pure video sa mode section at eto na! Makita ko ng gabi sa Tagaytay para magkape gamit ang Ace Pro na naka pure video mode, and as you can see, maliwanag pa din ang kuwan na hindi kain ng ibang action camera. Pero mas pagagandahin pa natin to gamit ang Ace Pro 2. Mas naging detalyado at mas nagkaroon ng liwanag ang footage. Hindi pa dyan nagtatapos ang low light experiment natin dahil tumigil pa ako sa lugar na kung saan sobrang dilim pero makikita pa din na maliwanag ang kuha. Insta360, grabe na to. Kinumpara din natin ang Ace Pro 2 sa bagong GoPro Hero 13 pagdating sa low light at ito ang kinalabasan. Pagkakaiba ng dalawa. Pwede nyo din i-zoom ang video nang hindi nawawala ang ganda ng image quality. Salamat sa 8K sensor. Malayo na ako sa camera pero once na sinoom natin to, detalyado pa din ang kuha. Pagdating naman sa field of view, upgraded na ang Ace Pro 2. Yung dating 151 degree wide angle lens sa Ace Pro, mas malawak na ngayon sa Ace Pro 2 na may 157 degree. Suitable para sa mga taong katulad ko na gumagawa ng mga motorcycle contents. Mas kita mo na yung cockpit ng motor at yung dinadaanan mo. Pinaganda din ng bahagya ang Ace Pro 2 pagdating sa pagkuha ng mga photo. From 48 megapixels sa Ace Pro, 50 megapixel na sa Ace Pro 2. Mas maganda ang kulay at lighting at mas mataas din kumpara sa ibang mirrorless action camera na mabibili nyo ngayon. Ngayon, subukan natin ang pinagmamalaki ng Ace Pro 2 ang audio ng camera dahil sa bagong nilagay nila na windguard. What is going on, mga Purifies? John Moto here. Andito tayo ngayon sa open air yan ng Villar City para subukan ang audio ng Ace Pro. Ito yung nauna. Walang windguard to nakasama, hindi katulad ng Ace Pro 2. What is going on, mga Purifies? John Moto here. Andito tayo ngayon sa open area ng Villar City para masubukan ang audio ng bagong Ace Pro 2. Dito kasi sa bagong camera, may windguard na nakasama. So, pre-installed to. Malaking tulong to, lalo na kung nasa beach kayo, nasa tulong to, nasa open area kayo at mahangin. At least, malilesen nyo yung wind noise, diba? So, para sa akin, good move yun ng Insta360. Nice, no? Now, gamit natin itong Ace Pro 2 na may pre-installed windguard. Actually, wala akong mic dito sa loob ng helmet. Actually, hindi ko alam kung narinig niyo ako kasi may nakaharang sa bibig ko. At ito, meron tayo mainit ako. Oh.
Para mas pagpaganda pa ang audio kahit maangin, piliin lang ang wind reduction mode sa audio settings ng camera. Upgraded na din ang fluid state stabilization at in-cam 360 horizon lock ng Ace Pro 2 para natingin niyang smooth ang footage kahit anong gulo pa nang kuha nyo. Pagdating naman sa battery life, ginamitan na nila ng 1,800 mAh na dating 1,650 mAh lang sa Ace Pro. Tumatagal ang battery ng 180 minutes, fast charging na din from 0 to 80% in 22 minutes. At kung gusto nyo namang mas humaba ang buhay ng battery nyo, meron tong endurance mode na sabihin na nating battery saver. Expect limitado lang ang resolution na pwede nyo gamitin dito. Syempre, sa endurance mode, kayang mag-provide ng 50% longer battery life kumpara sa Ace Pro at 4K 30fps. Isa pang kagandahan dito, pwede nyo gamitin yung lumang battery nyo sa Ace Pro. Ubra siya sa Ace Pro 2. Meron din gesture control para mas mapadali ang buhay nyo. Hands-free ang feature na to. Para sa gesture control, itaas nyo lang ang kamay nyo. Gumagana din kahit naka-gloves at helmet kayo. Voice control naman na tulad nito. Start recording! Stop recording! Stop recording! This is the Ace Pro 2 at gusto kong makita nyo kung gano'ng kaklaro ang display natin. Subukan kong kumuksan ang Ace Pro. Nakikita nyo yung pagkakaiba. I mean, tignan nyo, ang ingay ng display natin. Pero dito sa Ace Pro itong linis. Upper left, makita natin kung ilang memory na lang natitira. Sa kanan naman ay ang ating battery indicator. Sa baba ng memory, makikita natin na may nakasulat na HDR. Yan ay dahil nakabukas ang ating active HDR. Lower left, makikita natin kung nasa ang mode tayo. Sa ngayon, nasa video mode ako. Resolution at frame rate na gamit natin. Sa ngayon, gamit natin ay 4K reso at 30fps. Ito natin pwede makita ang stabilization. As of now, nasa standard ako. Kung masyadong extreme ang ginagawa nyo at alam nyo magiging masyadong maalog ang footage nyo, iset nyo lang to sa high. Pero dito lang muna tayo standard para balance lang. Dahil landscape ang video natin at sa YouTube natin na-upload tong video na to, plan natin ng 60x9. And duration. So the right side, mapapansin nyo may nakasulat dito na 1x. Yan ay dahil nasa standard display tayo. Once na zoom natin or double tap sa screen, magzo-zoom siya. So nakasulat dyan 2x. Ano lang kadali mag-zoom. At sa pinakadulo, ito ang ating field of view. As of now, nasa action view tayo. Pwede rin natin iset to mega, ultra, dewarp, linear, 45 degree, wala. 5 degree at 360 degree. Set natin dito sa action dahil kailangan natin to lalo na kapag nagmamotor. Once na swipe natin pababa, yan, makita natin yung settings ng camera. Once na swipe natin pataas, yan, dito ulit pwedeng mabago yung resolution, frame rate. Katulad din kapag pindot natin tong part na to. Kapag swipe natin pa kanan, yan, ito yung parang gallery natin. Swipe left sa pinakadulo para mapunta tayo sa white balance at ISO. Ito nyo pwedeng kalikutin kung ano mas prefer nyo. And then, once na swipe natin pa kanan ang gitna ng display, yan, mapupunta tayo sa iba't ibang modes ng camera. For example, magsimula tayo sa video mode. Ito yung gusto nyo kumuha ng video. Pure video mode, ito yung sinasabi sa inyo kung inabot kayo ng gabi at gusto nyo kumuha ng video in low light. Free frame video, ito kung sakaling di nyo alam kung saan nyo i-upload ng video, hindi pa kayo decided. May linya dito, may guide kayo kung gusto nyo ng vertical shots tulad ng kung gusto nyo i-upload sa Facebook. Time shift para sa mga moving shots. Time-lapse, dashcam, ito magandang mode to. Pwede nyo gamitin to kahit walang nakasalpak na battery. Isalpak nyo lang cable at voila! May dashcam na kayo. Loop recording, almost the same as dashcam lang din. Slow motion, star-lapse, burst photo, interval, at photo. Para mabago ang preset, pindutin lang natin tong part na to. Tulad ko kapag nagsasalta ako sa garahe at may pinapakita akong motor, may ina-explain ako sa motor. Set natin to 4K 30fps, tama naman. At field of view to linear. And then kapag nakasampa naman tayo sa motor, so stick tayo dito sa biking, parang ganun din naman. 4K 60, siguro set natin to 30 pa rin. Para masave natin yung battery. And then, field of view sa action, yan, tama. Yan, ganyan ang setup ko. Meron din tong tinatawag na AI Highlight Assistant. Maganda gamitan ang feature na to, lalo na kung mahaba ang biyahe nyo. Ang gagawin niya, pipiliin niyo yung sa palagay niyang best clip sa mga videos mo, kaya niya ngayon ilalagay sa highlight. Kaya sabihin na natin, hindi ka ganun masyadong mag-e-effort pagdating na sa editing. Isa sa mga strength ni Insta360, ay ang kanyang Insta360 app. Napakadami yung pwedeng gawin sa app na to. Isa na dito ang AI Warp. Para magawa to, kailangan nyo lang pumunta sa ShotLab at pindutin ang AI Warp. Kaya mag-alala,
Libre to. Also, pinadalhan din tayo ng Insta360 ng iba't ibang accessories para mapadali ang paggawa natin ng mga content. Pisa natin dito sa pinakamalaki. Ito ay ang multi-mount. Na-stretch siya kung gusto nyo pahabain o kung gusto nyo maikli. No? So, pwede siyang gawin tripod. Oh, well, medyo mabigat siya. Pero high quality yung pakiramdam. Tsaka maganda yung hulmahan dito pag ginahawakan na natin. Okay, para ma-stretch. Oh, din ganito. Kung gusto nating mas mahaba. And also, pwede siyang maging tripod. Yan, ganyan. Pwede rin siyang isabit. Ganyan, oh. Meron din tayong malaking box dito. Wala nga lang pangalan. And then, meron pala dito sa likod. Mini carry case. Gusto natin. Tignan natin kung ano itsura nito. Oh. Maliit na gray casing na may Insta360 logo sa taas. Oh, okay. Uy, ang ganda ng loob. Meron din tayong vertical, horizontal mount. Oh. At, ayun na. Pwede na siyang patayo. Next ay itong mic adapter. Para sa akin, importante ito. Lalo na kung ang content nyo ay pagmamotor. Kung mahilig kayo maglagay ng camera sa helmet nyo at nagsasalita kayo, nagdi-discuss kayo na something habang na-under kayo sa motor. Ito yung ginagamit ko. Maliit lang to pero ang laking tulong nito para sa akin. Ay, matanggal. Yan, ganyan. Make sure lang na malagay nyo na maayos para hindi magka-problema sa audio nyo. Then, salpak ng paborito nyong mic. Pwede na. Meron din tayong cold shoe. Bira ko naman gamitin to. So, hindi ko naman nabubuksan. And meron din tayong quick release mount. Ayan ang itsura niya. Ikabuksan natin para makita natin actual. Ngit lang pala ito. Ang laki ng box. Oh, okay. Meron siyang locking system dito sa harapan. Kung gusto nyo i-unlock kanan, kung gusto nyo i-lock kaliwa. At ang pinakahuli, ang quick reader. So, sakaling mag-transfer kayo ng files, ito ang gagamitin nyo. Teka, ba't may arrow doon? At twist ba ito? Oh! Kabit nyo lang yan, ganyan. Pagdating naman sa presyo, ito na. For the Ace Pro 2 standard, when I say standard, ito po yung isang peraso lang na battery yung kasama sa loob ng box. Mabibili nyo po yan for an SRP of 24,590 pesos. Para naman sa Ace Pro 2 na katulad nitong dual battery bundle na meron tayo ngayon, mabibili nyo po ito for an SRP of 25,990 pesos. Halos kapresyo lang ng GoPro 13, pero dito dalawa lang battery nyo. Alam nyo, minsan kailangan nyo rin pag-isipan ng maigi yung mga life choices nyo eh. Okay, final verdict tayo dito sa bagong Ace Pro 2. Actually, okay na ako sa naunang Ace Pro eh. Maganda ako in broad daylight. Maganda ang kulay. Maraming features pero gamit ko talaga lagi yung pure mode eh. Lalo na kapag nagra-ride ako sa gabi o kaya naman napupunta ako sa mga lugar na kung saan wala masyado liwanag. Pero ngayong nilabas na ng Insta360 ang bagong Ace Pro 2 at nalaman kong mas may gaganda pa pala ang Ace Pro, eh kailangan na muna nating set aside ang Ace Pro. Mas detalyado, mas crispy ang kuha, mas upgraded, bagong paboritong action camera. Kayo mga cutie pies, let me know your thoughts kung anong masabi nyo sa bagong Ace Pro 2. Mas pipiliin mo ba to kumpara sa mga ibang competitors na ngayon? Let me know in the comment section down below. Kung nakatulong po itong video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganito content, huwag po kayo mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.